Okay. Yung pong statement, yung pong testimonya ni Miss Camilon na nakipag-usap doon sa asawa ni Major. Oh, yung huli yata ito na gusto niya nang humiwalay dito kay Major. Pwede bang gamitin ebidensya din yon? Ano? Oral. Oh, pwede po. Oral yung evidence. Substantial evidence po yun. Oo, na may motibo. Pwede din yun. Motibo po yun kung bakit niya gagawin yun. Pero hindi po yun masasabi na yun may ebidensya na may ginawa siyang krimen. Right. Narito ang latest update sa nawawalang beauty queen at teacher na si Catherine Camilon. Lumutang at naglabas na ng kanyang salaysay ang legal wife ni dating police major na si Alan De Castro, at ito ang kanyang matinding revelasyon. Halina't sabay-sabay nating panuuri na talamin ang video ito. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Mahigit 5 buwan nang hinahanap ng mga pulis at ng kanyang mga kaanak si Miss Grand Philippines 2023 candidate na si Catherine Camilon. Nasaan na nga ba siya? At ano na kaya ang posibleng nangyari sa dalaga? Ito ang palaisipan na unti-unting binubuo mapa sa hanggang ngayon. Ilang ebidensya at revelasyon na ang nakalap. Pero wala pa rin sagot kung nasaan na nga ba si Catherine Camilon. Nakarating na rin sa Senado ang naturang kaso. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin malinaw na sagot. October 17, 2023, pumutok ang balitang tungkol sa pagkawala ng 26 anyos na beauty queen mula sa Tuyi, Batangas. Sa post ng kapatid nitong si Chin Chin, October 12 nila huling nakita si Catherine na nagpaalam na pupunta ito sa Batangas City. Sabi naman ng inang si Rose, nakapagminsahe pa umano ito na nasa isang mall ito sa Lemery, Batangas pasado alas 7 ng gabi. Makalipas ng isang oras, nakausap pa umano niya si Catherine sa telepono na nagsabing nasa isang gasolinahan ito sa Bawan, Batangas. Ang hindi niya alam, ito na pala ang huling beses na maririnig ng ina ang boses ng kanyang anak. October 27, 2023, batay sa nakalap na investigasyon, pinangalanan na ng PNP ang person of interest na si dating Police Major Alan De Castro, isang pulis na naka-assign sa Batangas. Karelasyon umano ni De Castro si Catherine at siya ang katatagpuin ng dalaga nang mawala ito. November 3, 2024, nagsampa na ng kaso ang Highway Patrol Group sa huling may-ari ng sasakyan na gamit ni Catherine. Dahil kaduda-duda umano ang address na binigay nito, isinama na rin ito sa person of interest. November 7, 2023 naman ang lumapit sa CIDJ 4A ang dalawang testigo na nakakita umano sa isang babae na isinakay ng tatlong lalaki sa isang pulang SUV mula sa gray SUV ni Catherine Camilon. Sa kanilang naging testimonya, nakilala umano nila ang isa sa mga sospek dahil tinutukan umano sila nang mamataan sila. Sa Rocks Gallery natukoy ang isang Jeffrey Magpantay na driver bodyguard ni Major Alan De Castro. November 10, 2023, na-recover ng mga otoridad ang pulang SUV na konektado sa pagkawala ni Catherine Camilon. Inabandon na ito sa isang bakanting lote sa Batangas City. Nakuha sa pulang sasakyan ang mga hibla ng buhok na sa pagsusuri ng forensic group ay kinumpirmang tugma sa DNA sample na nakuha naman sa magulang ni Catherine Camilon. Ang SUV lang ang physical evidence na hawak ng mga pulisya sa ngayon. Sabi ng natunto na dating may-ari nito, 2013 pa umano niya ito na ibenta. Samantala, November 13, 2023, isinampa na ng CIDJ ang mga kasong kidnapping at serious illegal detention laban kina De Castro, Jeffrey Magpantay at dalawang iba pa. Lumabas din sa investigasyon ng CIDJ, sinasaktan umano ng karelasyong pulis si Catherine. Nang makaharap ni De Castro si PNP Chief Benjamin Acorda Jr. sa Kamkrame, humingi ng paumanhin ng pulis sa nasabing hepe. Hindi pa tapos ang kasong ito dahil patuloy pa rin nawawala si Catherine. Sabi ng pulis, lumiliit na ang tsansang buhay pa si Catherine Camilon, pero patuloy pa rin umaasa ang kanyang pamilya na muli nilang mahahagkan at mayayakap ang kanilang anak. Hingi ko lang po ang inyong opinion dito sa nawawalang yung beauty queen na si Miss Camilo. Sinampahan na raw ng CIDG ng kaso na kidnapping and serious illegal detention. Ang tanong ko, paano tatayo sa korte ito kung sasabihin lang serious illegal detention and kidnapping kung wala naman pong maipresenta na individual or body
to say na di po ba pwedeng sabihin ng defense lawyers na how can we, my client, be charged, Your Honor, of kidnapping and serious illegal detention when the individual is not in our possession? Paano ito? Parang medyo mahina yata. Sa aking palagay, talaga namang medyo napakahirap kasi ang serious illegal detention, ibig sabihin po, meron kang taong hindi mo pinalabas at wala kang karapatan na ikulong siya sa mga, kaya po dapat mo ay merong magsasabi na talagang kinidnap ko, ikinulong ng laban sa kanyang kalooban. Aha. Kaya medyo napakahirap po kung circumstantial evidence lamang ang magiging basihan ng pagpapail na kaso na yan. So dapat ho, may proof of life, ika nga, na talagang kinidnap siya or illegally detained. Tama ho ba? At saka siya magsasabi, Congressman, na na talagang ako ay kinidnap at ako'y hindi, ako wala siyang karapatan, na ikulong ako. Yun. So, para rin pong sa kidnapping. So ibig sabihin ito, attorney, this charges will not stand in court against the suspect, against the policeman who is the boyfriend and two other associates. So medyo mahirap tumindig sa korte ito. Opo, mahirap pong tumindig sa korte kasi hindi po natin pwedeng pangunahan ng korte. Ngunit ang masasabi ko lang po ay ang file po kasi ng kaso sa ating batas ay probable cause lamang sa prosecutor's office. Ano po ba yung probable cause? Mm. Kung there is a reasonable reason or there is a reasonable reason na ang tao na kina-charge mo ay baka siya ay may ginawang crime, yun po ang probable cause sa ating batas. Kaya pwede pong magsampa po ng kaso, pwede pong umakyat ang kaso. Ngunit nasa korte na lang po, kung paglabas nila ng ebidensya, ang korte na ang magsasabi na hindi guilty or not guilty. Pero sa ngayon po, ay pwede pong masampahan niya ng kaso dahil probable cause nga lang po ang But what I'm saying, Attorney Alice, medyo mahina. It's not airtight yung kaso laban doon sa mga suspect, allegedly the boyfriend who is a cop and two others, because of course the court will say, the judge will ask the prosecutors, di ba, paano nyo nasabi na nasa kustodiya nila, nasa kanila yung victim, sasabihin ng defense lawyer, wala ba ebidensya ba kayo? Ang nasabi lang hearsay na sumakay sa kotse, duguan, trinansfer. Di po ba, Attorney Alice? So parang, medyo mahina. Tama po yun. Kaya lang po, baka po may DNA exam na ilabas. Ayaw, o kaya, DNA. Kung pa DNA, kung sa bahay o sa lugar na pinagtulungan, ay merong basihan na makita dapat nila ang lugar kung saan ikinulong at doon ay makita ang DNA ng nawawalang beauty queen at ng inaakusahan at ganun din po ang mga testigo na talagang ipinasok doon. May dalawang testigo na na nagsalita, attorney. So pag tagpi-tagpiin lahat itong circumstantial evidence na ito, pag lumusot yan, maglalabas ng warto para sa korte, parang ganun. Yes po, okay. Pwede po yun. Yun po ang ating maging basihan. Kaya dapat po kung saan lugar pinulong o pinatay o anuman, kung saan lugar po nangyari at nakuhana ng DNA o ebidensya at nakita doon na mayroong basihan na nandoon ang dalawang taong ating dinidemanda at ang taong at ang beauty queen, pwede po yun. Siguro po ay circumstantial evidence. Ang circumstantial evidence naman po ay dalawa o tatlong bagay na pwedeng pagdugtong-dugtong na po yun upang ating masasabi na talagang merong krimen na nangyari. Yung pong statement, yung pong testimonya ni Miss Camilon na nakipag-usap doon sa asawa ni Major. Yung huli yata ito na gusto niya nang humiwalay dito kay Major. Pwede bang gamitin ebidensya din yon? O no?
Oral. Pwede po. Oral evidence. Sa evidence po yun na may motibo. Pwede din yun. Motibo po yun kung bakit niya gagawin yun. Pero hindi po yun masasabi na yun evidence na may ginawa sa krimen. All right. Okay.